Lord po tayong lahat ng sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apong Honshin. Ng Ama kay dakila niya. Ang bawat araw at gabi man, hindi nawawaglit sa kanyang pananaw ang sinuman. Kaya't sa bawat saglit, damhit siyang tuwiran at lubos-lubos nung madarama kung paano siya magmahal. Ang may pandinig ay nakatulog. Mula kay Santiago. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng gayong pananalita at pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ang isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka, hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot sa kanya yaon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang nagawa. Sa tuwing na ibinubuhay ng Ama ang pananampalataya sa mga anak niya, upang kung papaano ang pananalig at pananampalatayang ito ang siyang magbibigay sigla sa buhay ng tao, na katulad ng isang halimbawa na walang makain, ngunit ang sinabi mo'y wala namang kalakip na gawa, anong naging maganda sa salita? Kaya nga't ang wika ay, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang wala kang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa, ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. At nangahangatal pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal na walang kabuluhan, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Di ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi sa kautosan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay ibinilang na matuwid.
ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Mga minamahal, kinaibigan ng Ama ang tao upang mapadama niya ang tunay na pagmamahal niya. Na sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan ay mapapalapit ang puso ng bawat isa. Subalit nabigo siya. Kaya kung papaano ang layon at nasa niya mula noon ngayon at kailanman ay walang pagbabago, ang madama ang pagmamahal niya. Subalit sa papaanong paraan, doon makikita ng tao na tapat siya kanino man. Mga minamahal, hinihingi ng pagkakataon na kung ikaw ay kikilala sa Ama, bigyan mong matuwid na sundin siya at bigyan mong halaga ang mga aral niya. Doon kung papaano mo pinahahalagahan ang mga aral niya at matuwid mong sinusundan ang mga batas niya at tuntunin ang kalooban niya ay madarama mong lubos. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't mula kay Isaias, ang makakapangyariang si Yahweh ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik at tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako humibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunultin ang buhok at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin pagkat ang makapangyariang si Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko ay di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ay magpapatotoo at siya magpapatunay na wala akong sala. May mga hangahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman. At tulad ng kanyang bintang, si Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang tinutukoy niyang ito na binigkas ni Isaias? Maraming sumunod noong unang panahon. Sa bawat pagtalima nila ay maraming dinanas na kung babaybayin ninyo ang unang tipan, tunay na kahirap ng mga pinagdaanan ng mga naging propeta. Si Jeremias, si Ezekiel, marami, marami pang iba. Na kung tutuusin at babaybayin, hindi nga kayang unawain ang kaisipan ng tao. Sapagkat kay hirap unawain paano ito nagawa at paano ito gagawin. Sadyang ang tao'y mahina, lalo na't marupok ang kalooban. Mahina ang kalooban na tupdin at gawin kung anong layunin ng Ama. Kaya naman itong Amang matibay sa lahat. Ang bawat ginawa nila sa patnubay niya ay napagtagumpayan ng mga matapat. Buhay ba ang Diyos? At siyaon ang layon at nasa ng Ama, ang bawat isa ay magtagumpay sa layunin niya. At huwag namang mabigo ang Ama sa lahat, kundi magkaroon siya ng anak na tuwirang maging tapat at makasunod na ganap. Mga minamahal, anak ba kayo ng Ama? Ang sabi niya, ang sabi ni Yahweh, dinggin ninyo ako, kayo nang hanap ay ang kaligtasan. Kayo na kay Yahweh umaasang tunay,
ang inyong pagmasday ang batong malaki na inyong pinagbuhatan. Kayo'y magmasid sa mina ng batong inyong pinagmulan. Inyong gunitain ang ninunong si Abraham at ang asawa niyang si Sarah ng aking tawagin. Hindi ba't sila'y mag-asawa lamang ng pagpalain ko? Ay dumaming lubos ang lahi at angkan. Aking lilingapin ang Jerusalem. At lahat ng nakatira sa guhon nito niyon mula sa pagiging tila ilang na lupain, gagawin ko itong tulad ng hardin ng Eden. Buhay bang Ama! Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya nga't ang sabi niya ay maghahari roon ay ang kagalakan, may pasasalamat at pag-aawitan. Mga hinirang ko, ako'y inyong dinggin at ikaw bansa ko, ako'y ulinigin. Noon pa man nananawagan ng Ama na kailanman ay hindi niya ito pinatay sa lupa. Kung paano siya'y nanawagan at patuloy na nananawagan magpahanggang ngayon sa panahon ng kanyang espiritu, paulit-ulit ang pananawagan niyang walang tugot sapagkat nag-uumalab ang pagmamahal ng Ama sa kanyang mga anak. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung tuwirang dadamhin lamang siya, sino nga ang sa kanya ay mawawaglit pa? Sino nga ang sa kanya'y malalayo pa? Sino nga ang sa kanya'y magiging isang anak na talusira at sutil? Mga mahal, panahon ng pagninilay kapag ginugunita ang mahal na araw. Subalit, malapit na ang paggunita naman ng pagsilang. Ngunit nawa, hindi lamang ang padatal na Paskong tinatawag ng tao ang maging ganap na masabi ng taong handog na regalo sa bawat isa, kundi bawat araw damhin ninyo ang regalo ng Ama sa buhay nyo. Kilalanin ninyo ang totoo at tapat na niregalo niya sa inyo, yaon ang tunay na tagapagligtas at ang kaligtasan ng lahat. Buhay ba ang Ama? Nang bawat aral at bawat pagpapaalala ay nagpapagunita na may Diyos na buhay. Nagpapagunitang may Diyos na lumikha. Nagpapagunitang may Diyos na kumukupkop, lumilingap sa lahat. Subalit, ilan nga kaya ang patuloy na ang magugunita ay ang Diyos na mabuti sa lahat o kapag may dalahin at mga problemang tao. Napakagaan gunitain at madaling gunitain, madalas gunitain yung kung ano ang dinadala sa buhay. Na kung pagtutuunan ng pansin, ang mga dalahing ito ay walang dilitibang maghulagpos at magbibigay katugunan, yaong Diyos na nililimutan ng lahat. Buhay ba ang Ama? Na kung siyang tuwirang tatanggapin at kakamtin sa buhay, ano nga ang mahirap para sa iyo na hindi niya mapagaan? Ano nga ang para sa iyong mabigat na sa kanya'y hindi mabigat? Sapagkat lahat ng mabigat ay walang makakakaya nang dahil ang Ama lamang ang makakakaya sa lahat ng bigat na pasanin ng tao sa buhay. Kaya mga mahal, halina kayo, kung papaanong paalala sa tuwina may Diyos Ama kayo, gunitain niyong kung hindi sa Kanya, wala kayong buhay. Kung hindi siya, walang katauhan. Kung hindi siya, walang mga nilikha na pinagkukunan ng lahat ng material ng tao sa lupa. Mga bagay na kinakain, mga bagay na ginawa nang dahil sa mga itinanim niya dito sa lupa. Binuhay niya dito sa lupa. Na magpahanggang ngayon ay hindi kumukupas. Patuloy na sumisibol, patuloy na nabubuhay. Inyong pagnilaya na lamang ang buhangin.
nawawalan ba ng buhangin? Panay ang pagpapagawa ng tahanan ng tao, ng gusali, na kung walang buhangin, hindi makagagawa ng gusali, ng tahanan, ng mga bato. Buhay ba ang Ama? Ngunit, ito kaya ay nabibigyang pansin o tuon ng mga tao? Hindi. Kundi, ang alam, kapag magpapagawa ng bahay, bumili ka nga eka ng buhangin, mag-order ka nga eka ng buhangin, at doon naman sa pinagkukuhanan, humakot ka nga eka ng buhangin, ngunit yung pinagkukuhanan ay hindi naaalalang ang Diyos ang lumikha nito. Buhay ba ang Ama? Paano kaya kung patigangin ng Ama at di na niya pasibulin? Paano pa kaya sa mga susunod na panahon? Paano na kaya kung mga tibag ng mga bahay ng mga ninuno nila o mga magulang? Saan pa kaya sila kukuha para magkaroon ng tahanang bato? Di bagat wala na? Ganyan kabuti ang Ama kung paano sinabi niyang mangalat kayo sa buong daigdig. Pupunin ko ang buong daigdig. Pinuno niya rin ang pagpapala at mga biyaya. Kaya yung kanyang mga anak na nakatuon ng diwa at kaisipan sa kanyang mga pagpapalang bagay na pang-espiritual, kailanman ay di nalulumbay sa mga bagay na sa kanila'y kawalan. Buhay ba ang Ama? Kundi patuloy silang nasisiyahan kung ano meron sila. Yamang ang Ama ang umaaliw at nagpapagalak ng kalooban, ito'y tuwirang nararamdaman ng may bukal na puso na sa kanya nagmula. Buhay ba ang Ama? Patuloy ang pagsibol ng mga ginagawang iba't ibang pang-atip tulad ng pawid, mga yero, mga tisa, na kung ano-ano ngayon na ginagawa ng tao, na kung wala sa nilikha ng Ama ay wala nga ito. Ngunit sino ang nagkakaisip na magpuri, magpasalamat sa Kanya? Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapalang ito. Ano ang maririnig mo sa tao? Kahirap ng buhay. Mahirap ang buhay. Walang pera, kulang sa pera, kulang sa bagay. Mga mahal, ang Ama hindi nagkukulang kailanman. Ang wika nga niya ay siksik, liglig, at umaapaw ang kanyang mga biyaya sa lupa. Lamang sa mga taong maraming hinahanap at walang kakontentuhan sa buhay, kulang at kulang pa rin ito para sa kanila. At sa mga anak naman ng Ama na nasisihan at nakukontento, binibigyan nilang kabaliwan. Sinasabing baliw eka ang tao na yan. Wala naman eka siyang mga bagay tuwang-tuwa. Wala naman eka siyang may pagmamagaling masayang-masaya. Wala naman eka siyang mga ganito at ganyan. Ano kayang kinasisihan niya? Sigaw na Diyos ay buhay. Diyos ay buhay. Sapagka hindi nila nararamdaman ang pag-aalab at pag-umapaw ng Diyos Espiritu para isambit sa tao, maniwala kayo, ang Diyos ay buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano kaya kung alisin ng Ama ang mga bagay na pinasisibol niyang isda? Ano pa kaya ang kukuhanin ng tao sa dagat? Nasamantalang itong isdang ito'y wala namang nagpakawala para mabuhay at bantayan nila, alagaan, na dapat ito'y pinagninilayan ng sinuman, na kung ibigay niya ang pagkakataon na wala siyang buhay ang mga isda, hindi bagat tao'y kawawa. Ngunit sino nga ang magtuto ng isip at diwa na sasabihin, Diyos ko, kay buti mo, salamat sa mga isdang binubuhay mo na ito. Hindi gayon ang salita ng tao pag pumunta ng palengke. May isda ka ba, Eka, ang ganon? Naku, Eka, ba't naman kaya walang isda ngayon na ganyan? Ni hindi nasabing, ay, pagninilay dapat ito. Ang sasabihin naman ng tindera, wala ekang guli. Sa susunod eka ay baka mayroon na. O dili kaya ay, naku, nakuha na daw eka doon sa isang bayan kung saan diniliber o dinala. Yan ang maririnig mo sa buhay at bibig na tao ang nagsasalita. Subalit wala kang maririnigan, eh, siguro naghihingi na ng pagsisisi ang Ama sa mga anak niya. Baka sakaling pag nawala ng isda'y magsisi na eka.
wala pa rin gunita ang sasabihin, ay, sa isang linggo daw, meron. Paano na sigurado na sa isang linggo'y meron ang mga namamalakaya kung walang mahuhuli? Yaon ang patotoo, ganyan kabuti ng Ama at mapagmahal siyang ganap. Na kung masusuri lang ng tao, ano nga ba ang kulang sa mundong ito? Ano kaya kung gawin ng Ama na kapag naghatsik ka ng mga halaman ay wala siyang buhayin kahit isa? Hindi naman ikaw nagpapatubo. At lalong hindi ikaw nagbibigay bunga kahit anong isabong mo pang mga patabang tinutuklas ng tao sa karunungan ng tekniko ng tao. Kaya't magbulay at magnilay, mga mahal ko. Ang lahat ng kaparaanan ay binibigay ng Ama. Inyong pagsuriin at inyong pakapagsuriin. Dumarami ang tao, dumarami ang hayop. Nagsisisibol ang mga manok. Dumarami ang mga may poultry. Kaya lamang ang nagaganap sa ibabaw ng mundong ito, kung sino may puhunan, siya lumalago ang buhay. Kung sino ang kahabagabag, kawawa sa pananaw ng kapwa niya, at sasabihin, kawawa naman siya, wala naman siyang ginawa. Yaon, ang bawat araw na dapat pagnilayan ng tao, gaano kabuti ang Ama at gaano kasama ang tao. Mga mahal, ano kaya kung sabihin ng Ama isang araw ay tigil hangin? Sino pa kaya mabuhay? Wala na ni isa man, maging hayop, walang mabubuhay. Subalit dahil sa pag-ibig ng Ama at tunay na mapagmahal siya, hangin man laganap sa buong daigdig. Mga mahal, ilan lamang ito sa binabahagi sa inyo na hindi talinong pangtao at di talinong katauhan ang nagbabahagi sa inyo. Sapagkat kung bilang pagkatao ni Constance, walang karunungan para baybayin ito. Ngunit pawang katotohanang nasisilayan sa ibabaw ng mundo, yaon ang uri ng tao. Magpapasalamat kapag maraming natatanggap, nalulungkot kapag hindi nakamtan ang mga hinahangad. Subalit, ilan kaya ang magpapakasakit para magpakatotoo at magpakabanal at nangkamtin ang buhay na walang hanggan? Ilan kaya ang magsasabing, iaalay ko ang sarili ko para pabanalin ako ng Ama sa kanyang espiritu ay makapanahan ako? Ilan nga kaya ang magiging tapat na magiging kasuyo ng Ama para sa kanyang mga anak, na kung lahat ay matatangay sa damdaming tao at makikisisa sa mga tao, sino pang gagamitin sa mundong ito? Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't maliwanag ang katotohanan, salita ng salita ang tao, puno na ekang daigdig, pagawa naman ang pagawa, at di na naisip ang sa bandang huli. Kung sino ang mayroon, patuloy na nagkakaroon ng sasabihin pa, pinagpala kami ng Diyos, anong magagawa namin? Mahal kami ng Diyos, kaya kami umuunlad at yumayaman. Gaano kasigurado at katotoo na mahal sila ng Diyos, na mahal sila ng Ama. Mga mahal, ang pang-akit ng sanlibutang ito'y mga bagay at salapi. Subalit, ang kaakit-akit na kabanalan at kabutihan ng Ama, ilan lamang ang sasaksi, ilan lamang ang tatanggap. Yaong ang paglalayon at pagnanasa ay ang kaharian niya. Kaya nga't kapag liniglig ng Ama ang mga anak niya, sa palagay niyo, ilan ang masasala niya? Kung ang lahat ng isip ng tao ay nakatuon sa sanlibutan at kung lahat ng pandama ng tao ay makalaman, mayroon kaya siyang mapipili? Yaon ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't ang layon at nasa niya, halina kayo, mga mahal ko. Magtamasa kayo ng pang-espiritual na pamumuhay. At kaalinsabay nito, maari kayong mabuhay ng payapa at marangal na sa sanlibutan ay kumakain at sagana, magiging maligaya at masaya kung kalakip ay Ama sa tuwina. Mahal
na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Parami ng parami ang pangalan ng mga gamot. Parami ng parami ang pagtuklas ng mga makinarya. Parami rin ng parami ang mga pangalan ng sakit. Ngunit di masugpo at di magamot na lahat. Sa makatwin, hindi sa dami ng teknolohiya para masugpo ang anumang karamdaman ng tao at para matutulan ang kamatayan, kundi sa pakikipag-totoo sa Ama. Kaya't kung lahat ng tao ay makikiisa sa kanyang espiritu, tao, hindi ka maninimdim, hindi ka malulumbay. Sa anumang uri ng iyong buhay, Ama pa rin ay katabay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Parami ng parami ang mga bitaminang nilalagok. Paiksi naman ang buhay ng tao. Di ba kayo nagnililay at nagbubulay? Paano na ang mga pinaghahandaan niyong mga anak at apo? Ilang taon kaya sila mabubuhay sa palagay niyo? Samantalang umuusad ang taon, umiiksi ang buhay, patuloy namang nag-iimpok ng mga kakalawangin ng tanga ay kakain yung mga taong patuloy sa pagnanasa ng makasanlibutan. Subalit, ilan kaya ang mag-iimpok para malugod ang Ama sa kanyang kabanalan at masaksihan niya at matunghayan ng kanyang kaharian ay nasa nilang tunguhan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad yaong mga anak ng Ama na lubos ang pagnanasang kilalanin siya at patuloy na damhin at mahalin siya. Magalak at magpugay sapagkat lubos niyo ring siya'y mararamdaman. Pagharian kayo. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Kundi sa pag-iimbot ng mga bagay, walang palalong nilalang, at kung walang taong sutil, walang mapaparusahan. Kaya't ang Ama'y tuwirang sasala at mananala upang makita niya at makuha ang para sa kanya. Mga mahal, pagharian kayo. Tamang kaligtasan ay binigay, subalit ang wika nga niya'y gumawa rin kayo ng bagay na makatotohanan at puso niyong buhay ay huwag paalipin sa kasalanan. Pagpalain kayo. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Upang huwag nadidimlan, nagugulumihan at nalilito ang kaisipan, sidlan patuloy ng mga banal na aral at tiyaw ng pagbulay-bulayin araw-araw, sa gayon kailanman, hindi matitigib ng karumihan. Yaon ang patutoo at tunay na katotohanan, sapagkat ang nakikinig sa salitang banal at nagsasabuhay, siyang karapat-dapat at kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Halina kayo, mga mahal ko. Mithiin ninyong matutunan ang kanyang mga aral, sundin ang kanyang kalooban, at kayo mismo ang magsasabi sa sarili nyo, kay sarap kapiling ang Diyos Espiritu. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Ganang pagkatao'y di maituturan ito, sapagkat walang banal na nilalang na bumaba sa inyo, maliban ang nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu, upang baybayin at ituro ang marapat sa buhay ng tao, na yaon nga ang nasilayan at patutuong gawa ng Ama ito. Kaya't kung paano kayo ngayon ay nabubuhay bilang sa Espiritu, patutuhanan nyo nga Ama ay tinanggap nyong totoo. Pagharian kayo tao. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Buhay po ba ang Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? Isa mang tao'y walang magaling magsalita ng kabanalan, di po ba? Subalit, kaya nga ang mga nagpapatotoo na hindi tao ang pumili, hindi tao ang humirang sa kanila, kundi ang Diyos. Yung mga nagpapatotoo nga na may nakita, may nadama, at may nakilala. Bakit? Sapagkat bilang tao, kakilala mo kung sino sarili mo dati. Alam mo kung anong kakayahan mo at nagagawa mo. Alam mo kung ano ang mga bagay na nasa iyo, at alam mo rin kung paano ka marunong ba o hindi. Kaya, nang makita mo ang Diyos sa paghahari niya sa iyo, kung paano kanya sidla ng talinong di mo alam kung paano ito inuugot sa iyong kaisipan, doon mo napapatotohanan ang Diyos na di mo nakikita, kasama mo pala sa iyong buhay. Buhay ba ang Diyos? Kasama niyo ba ang Diyos? Masarap makiisa sa Espiritu ng Ama. Masarap ba makinig sa salita niya, sa mga aral niya? Totoong totoo. Kapag ikaw ay totoong nakinig, kung nalilito ka, nagugulo ka, hindi mo alam, sa pakikinig mo, pinapayapa ka. Kung mayroong kang damdaming, hindi mo nararamdaman ang galak, hindi mo alam, nagagalak ka, inaaliw ka na ng Ama. Buhay ba ang Diyos? At siyaon po ang pawang katotohanan. Kaya, dati ba, pag mayroon kang konting iniisip, di ka makatulog. Inis na inis ka, bagot na bagot ka. Magkabali-baligtara ng unan, pinupukpuk mo pa, dasal-tumba ka, hindi ka makatulog. Subalit na nga, Diyos Espiritu'y sumayo. Aba, eh, kabilaan niya yung dinadala mo, hindi mo nadarama, pagiga mo, humaharok ka. Biyaya yan. Yan ang tinatawag na biyaya. Na, kung hindi ka naman natutulog, binibigyan ka na yung pagninilay, subalit hindi ka nahihirapan dahil siya ang napagninilayan mo. At ang salita niya ang itinatala niya sa iyo. Kaya malaking kaibahan pa rin na kapag di ka nakakatulog kung ano-anong iniisip mo, kaysa ang iniisip mo'y Diyos na nakikisa sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya masarap. Kay sarap sa piling ng Ama, sa pamamagitan niya, nataglay na dulot sa mundo, yaoy kanyang Espiritu. Halina, halina kayo, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran. Diyos, Ama'y pakinggan. Halina, halina, mga mahal. Tantuin ang mga tinuturan sa bawat araw at gabi man. Dulot niya'y kay ina. Halina, halina kayo, mga minamahal ko. Bawat salita niya ganap ninyong tanggapin at inyong isabuhan. Kayo rin ang masisiyahan, ipadarama niya lubusan ang wagas niyang pagmamahal. Halina, halina kayo, mga anak ng Ama.
Ama, paghahari kamtanyo, tanggapin lubos sa buhay nyo. Yaong amang sa inyo'y buhay, yaong amang dunay na mapagbahay, yaong amang walang hanggan kailanman, ang gawa niya'y dunay na kainan, ang gawa niya'y tunay na kainam. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Totoo bang Diyos? Mga minamahal, tunay nga at tapat kung mangusap ang Ama. Tunay nga at dakila ang kapangyarihan niya. Tunay nga na walang hanggan siya magpakailanman. Kaya kung paano siya totoo at tapat, kapag nadaman niyo siya, ay masasabi niyong, Diyos ko, ay alam ko lahat ay kayang lutasin mo. Diba ga? Totoo yan. Kayang-kayang lutasin ng Ama ang lahat-lahat sa buhay niyo. Sapagkat ang wika nga niya, Anak, kapangyarihan ko ay di kayang liripin ng kahit na sino. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, mga kahaps. Ay, Panginoon, pagkahaba-haba man ang winika, kung walang titimo sa diwa, ito'y baliwala. Subalit, maiksiman at ilang kataga, kung lahat naman nakatimo sa diwa, at siyaon ay isa sa buhay at gagawing buhay, kailan may di na malilimutan, Diyos na lumikha. Buhay ba ang Diyos? Buhay ang Diyos. Nakatala sa banal na aklat ay kung ano daw yung niniwala mo ay siyang nagaganap sa'yo, di po ba? Gayon pala, napakaliwanag ng nakatala. Kung anong paniniwala mo at pananampalataya mo magaganap sa'yo, edi lagi niyo pong paniwalaan at pagtiwalaan, mababago rin ang takbo ng buhay. Mababago rin ang mga gusto ninyong magbago. Dahil ang magbabago at bibigyang pagbabago ay Ama at yung gusto ninyong magbago. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya kung minsan dinadaluhong ka man, hindi mo talaga siya kayang ipagpalit. Sapagkat kapag pinagpalit mo siya, wala nang ibang Diyos. Wala na, para mo nang sinabing tinakwil mo siya dahil doon sa niloob niyang ipahintulot sa'yo. Eh, sino pang kasama mo, karamay mo, na para ito'y mapagtagumpayan mo? Di, wala na. Gupo na. Kaya, kung sa dating buhay mo, marupok at mahina, nang natanggap mo ang Diyos, pinatibay ka at pinalakas. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Tunay nga po, inyong pagnilayan, saan nga ba huhugutin ang mga salita? Kaya nga, araw-gabi man, pakinggan mo yung mga sumisibol na yan, na mga salita, walang pare-parehas. Kahit ka sandalhin,
Kahit tiyan ka makipag-usap, kahit tiyan ka magbigay ng kataga, walang pare-parehas. Ang pagbasa, ulit-ulit lang. Ngunit yung kapahayagan at pag-uulat para ito'y maunawa ng tao, iba't iba. Ngunit isa pa rin ang tumbok, ang kumilalak at tumanggap sa kanya. Para kamtin mo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, na maari kang maging masaya sa lupa at maari ka pang maging ganap na ang glorious and victorious na tinatawag. Buhay ba ang bawat araw? Buhay ba ang bawat araw na pananampalataya niyo sa Ama? Kay buti ng Ama. Kaya sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigid kayo ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Ama na patuloy palakasin, patibayin niya ang pag-asa nyo na anuman ang inyong hinihiling, maaari niya itong gawin na ipagkaloob at ibigay sa inyo. Ngunit ang wika nga, matutong magbata, maghintay, at sa paghihintay mo't pagbabata, matuto kang magtiwala at manalig at angkinin mo. At sa iyong pag-angkin, magpasalamat ka kahit ito'y wala pa. Sapagkat ang nais ng Ama'y patuloy mo siyang pinupuri at pinasasalamatan sa iyong buhay. Pagpalain kayo. Tayo na. Uwi na.